pruning muna natin. Kakat muna natin siya ng mga 1 inch siguro mula dun sa pinaka puno. So dito natin ikakabit yung ating ano. Then ayan. Lilinisin lang muna natin yan. Iyan kuya, may mga tubo na siya, no? Oo, may mga tubo na. Kumbaga RS na siya. Ready na for grafting. Ayan, kita nyo may graft na siya dati. Pero ito lang yung nabuhay. Yan yung tatlong linagay natin na matay. Ayan. Ito yung ilalagay natin ngayon. Ayan. Yung haba nito ay mga 2 inches siguro yung haba. Ayan. Then ganito gagawin natin dyan. Ayan. Magandang buhay mga Agri-Nature. So nandito po ulit tayo ngayon sa Tabang, Giginto, Bulacan. So nakakatawa kasi naimbitahan po ulit tayo para dito sa isang garden shop, isang may-ari po ng garden shop. So kung matatandaan nyo po before yung aking vlog regarding dun sa mga Reyes Garden, so napanood po nila yung vlog ko. So ngayon po ay in-invite po nila ako para ma-feature po yung kanilang garden. So yung kaibahan naman po nung kanilang mga halaman, ang akin pong ibablog ngayon eh, regarding po sa bonsai po. Mga bonsai naman yung kanyang mga alagang halaman. So guys, panoorin nyo hanggang sa dulo para mapanood nyo kung paano mag-bonsai. So mga Grenature, nandito po ulit tayo sa garden dito sa Tabang, Giginto, Bulacan. So remember, ito po yung Rayan's Plant Shop. So hi Nanay Dang, kamusta? Ayun oh, si Nanay Dang yung finiture natin before. So ayan, ang dami niya pong bago ngayong mga halaman. So mga bago, mga variegated. Nanay, kamusta? Mabuti naman, sir. Hi, say hi to my vlog. Kamusta yung ano, yung after vlog natin? Yun, no. Tama nga naman, no. Nakakatuwa. Nakatulong tayo kay Nanay kasi simula po nung na-vlog natin siya. Talaga naman pong lumakas po yung kanyang sales. 'Di ba na inaubos yung ano mo, no, yung mga fruit bearing trees. Ay yung orchids din. So ibig sabihin, almost ano, na naubos po lahat, ano? Naubos. So yun guys, so ito is pahapyaw lang. So mamaya, pupuntahan po natin yung kaibigan ni Nanay Dang. Kasi napanood niya po yung vlog ko before sa kanya. So ngayon po, in-invite niya po tayo para i-vlog naman yung kanyang mga bonsai, yun Nanay. So yun. So guys, pupuntahan ko muna si Kuya. So di ba, nakakatawa. So after ko i-vlog si Nanay, so ang dami niyang naging sales after nun. So until now, marami po pumupunta sa kanya. Kahit doon sa mga, may mga nag-PPM po sa kanya, to direct call sa kanya. So mga naghahanap po ng mga fruit bearing trees, mga indoor and outdoor plants. So ayan, so may mga bago po siya ngayon. So kung gusto niyo pong pumunta ulit sa kanya, ayan, may mga variegated na, most likely puro ano to, puro pang indoor plant po. Ayan guys, so mamaya pupuntahan ko po yung kaibigan ni Nanay Dang. Ang kanya naman pong mga product is mga bonsai. So ayan, nakakatuwa lang isipin na natulungan po natin si Nanay sa kanyang sales. So ayan mga Grenature, papunta na po tayo naman kay Kuya Ruel. So ayan, kung makikita nyo po yung mga bonsai na yan. Yan, mga alaga po niya yan. So, binibenta niya to. So, yan guys. So, andito na tayo sa kanyang garden. So, ang makikita niyo po dito sa mga garden niya ay puro
Ayan, puro bonsai po. May mga 7 colors, 6 colors. Pero well, good morning! Ayan, oh, say hi! Ayan ang ating idol na si Kuya Roel. So, papakitaan niya tayo mamaya kung paano mag-bonsai ng mga halaman. Ayan kay Roel. So, kamusta? Nice lang, boss. Actually, si Kuya Roel is isang vlogger din po. Kaya ano yung ano, promote mo yung ano mo, yung vlog mo. Ayan, kabuhay yung ano, yung ating channel ay Roel Vlog. Ayan, kabugis yung tawag ko dun sa mga ano, kasi mga Bougainvillea yung ating ano, dinavlog yung mga grafted na Bougainvillea. So yun, mga grafted Bougainvillea. So ibig sabihin ko yan, di ba ang mga puno nun is mga Bougainvillea, pero yung mga grafted mo is mga... Ano yung mga ginagrafted mo kaya? Mga tinutusok mo? Yung mga puno niya, Bougainvillea din. Kaya lang, yung mga nilalagay natin, iba-ibang kulay na. Yung gaya ng mga variegated, iba-iba na. Mga variegated color. Pero yung pinakapuno, yung local na Bougainvillea natin, yun, linalagyan lang natin ng ano, ng mga iba-ibang kulay. So kuya, ilang taong ka na naghahalaman? Ano ba nito? Yung mga ano mo, yung mga pagbo-bonsai mo, ilang taon mo nang ginagawa eh? Tagal na kasi dati hindi pa ako, wala pa yung sarili kong ano, ganito. Pero yung paggagawa ko ng ganyan, matagal na, almost 15 years. 15 years? Matagal na pala, no? Matagal na. Pero ilang taon ka na dito sa ano, kuya, sa Giginto? Dalawang taon na. Pero before, saan yung pwesto mo? Doon sa highway. Kumbaga, pumapasok pa lang ako noon. Kumbaga, nangamuhan ka pa noon. Ngayon, nakapagpundar ka na ng sarili mo. Nakagawa na ako ng sarili ko. Ayun. Garden. So, 15 years. So, matagal-tagal na. So, ibig sabihin, alam na po ni Kuya kung paano bubuhayin itong mga ganyang mga bonsai. So, kung makikita nyo po yan, nasa harap natin. So, ayan, nakapag grafted na po siya ng mga bonsai. So kuya Roel, pwede mo ba akong ipasyal dito sa ano mo? Sa garden mo para makita ng mga viewers natin. Para dito tayo sa banda. Thank you guys, so makita niyo po ayan. So mamaya papakitaan tayo ni Kuya Roel ng sample kung paano po siya magbo-bonsai. So sige kuya, saan tayo mag-start? So ayan, puro bonsai po 'yan, makita niyo. Puro bonsai lahat o ano kuya no? Hindi naman grafted. Mga ano pa lang. Mga ganda. Grafted siya. Grafted. So ito. Sige kuya, ano ah. Magsilta ka lang tapos ipaliwanag mo lang siya. Ito naman yung sa atin. Ito yung mga giant natin na ginawa. Ito yung mga bagong graft. Ginagawa pa lang natin. Hindi pa yan tapos kasi... giant graft. Oh, hindi natin makukuha o hindi natin mabubuhay ng isang gawa lang. Minsan nag-aapat hanggang tatlong ulit pa tayo bago natin ma-perfect o ma-ano lang. Mapupuno muna siya ng mga dahon ano. Oh. Kasi kagaya nito, nauna na nabuhay na. Then yung iba naman hindi nabuhay, so uulitin. Kuya, bakit ba nilalagyan ng ganito? Ito naman po i-protection dun sa sobrang init. Ayan. Para dun sa sobrang araw. Pero pag nasa lilim siya, hindi mo na kailangan lagyan ng ganito. So itong mga halaman to kuya, pwedeng pang outdoor, pwedeng pang indoor? Pang outdoor lang. Pang outdoor talaga siya. So okay. Pwedeng indoor. Sa indoor. Ito naman, ito, linalagyan natin ng ganito. Kasi imbes na tulos o stick yung nalagyan natin, gumawa talaga ako ng pasadyang ganito para hindi agad mabulok. Maganda siya. Ayun, nabubulok din kuya yung ano? Yung stick, kumbaga ang gagamit okay. Kasi nung karamihan yung buho lang. Oo. So, gumawa ko ng mas maganda para hindi siya agad mabulok. So, yun guys, oh, kung mapapansin niyo po, ayan, may mga giant po siya na ginagawang grafted. Pero ano tawag sa mga ganito? Ito ba yung mga 7 colors? Oo, ito nasa ano siya 17 colors yung isa. 17 colors. 20 varieties. Varieties yung tinitingnan na yung inaano namin diyan kasi yung mga ibang varieties ay magkakahawig lang din naman yung itsura, yung bulaklak.
Pero varieties yung binibilang namin dyan kasi magkakaiba sila. Ah, okay. So, ibig sabihin, nasa 100 plus yung ano niyan? Yung varieties. Ah. Meron kung sa Bougainvillea. Kaya lang wala pa tayo. Nasa 27 varieties pa lang meron tayo. Kaya Rowell, kung di ako nagkakamali, di ba lahat ng mga puno niyan, puro Bonsai, no? Ayun. So yun guys, lahat ng mga punong nakikita nyo, lahat ng mga pinagtutusukan niya ng grafted, puro Bonsai po yun. So, ayun, namimili na lang po siya ng mga halaman, yung mga variegated na halaman na tinutusok niya doon para sa bubo. Ayun, mga sayon daw po. Gaya po ng ganito. Ayan, kuya. Ito yung binibili namin dyan. Ano yung kinakabit namin dyan. Yan yung tinatawag namin sayon. Yan. Kumbaga ito, meron siyang 15 na varieties. Magkakaiba na. Ah, okay. Pero yung kulay kasi, minsan magkakahawig lang. So, hindi mo masabing kulay yung ano, varieties na inaano namin dyan. So, mga varieties, hindi sa kulay nagbabase, no? So, ayan, sa mga plantito at plantita, sa mga mahihiling po, ayan, mga halaman. So marami pong available si Kuya dito ng mga bonsai. So ayan. Hey Kuya, ano pa yung mga ano mo diyan, mga halaman mo? Ayun, halos lahat naman ng halaman ko dito ay puro grafted na Bougainvillea. So yun lang yung pinaka ano natin. Pinaka ano nung halaman natin puro Bougainvillea lang. Apo. Madalang. Kaya lang yung Bougainvillea natin yung iba-iba na, iba-ibang variety na siya. Yung mga san-san na nanggaling. Oo. So yun guys, so maraming variety si Kuya dito. Pero lahat ng kanilang mga puno is for Bonsai po nanggaling. So kung makikita nyo po, ayan, napakaganda pong tingnan. So in terms sa... kung sa ganda po, ayan o, oh, ganda. Bagay na bagay po sa ating labas ng bahay. Ayan guys. So mamaya papakitaan po tayo ni Kuya ng mga kung paano gumawa ng bonsai. Kuya, sa, I think 'di ba yung mga ano mo nanggagaling po sa ano ano sa Japan ano? Oh, iba-iba, ibang mga variety. Ano nga pala yung channel mo? Agri Nature TV. Ayan, nakakabugis eh. May bisita tayo si Agri Nature TV, sa ating vlogger yan mga kabugis. Yes. Pakisuportahan yung kanyang YouTube channel. Yan. So yun mga kabugis, so suportahan natin si Kuya Rowell sa kanyang pagbablog. So syempre, marami rin siyang na-share na information sa atin. So yun, suportahan lang po. So pagdating po sa mga halaman, so expertise niya yun. Ako naman po, pagdating sa mga manok, pagdating sa mga pagtatanim ng gulay. So, hindi ko naman sinasabing expertise ko, pero meron tayong idea pagdating sa ganun. So, ayun mga kabugis, so suporta natin si Kirwell sa kanyang channel. So, ayun guys, kung mapapansin nyo, medyo malaki-laki din yung garden ni Kuya Rowell. So, ayan. So, kung gusto nyo pong bumili sa kanya, ayan, marami po tayong pamimilian. So may mga buhay na po talaga. So ililipat na lang po natin sa magagandang paso. So kuya, ano pa yung mga ano mo? Sige. Ayan, ito. Ito naman dito sa banda rito. Ito naman yung tinatawag kong root graft. Ano kuya? Root graft. Root graft. Ah, ito naman yung mga... pag naghahunt ako ng mga Bougainvillea, gaya nito. Maski yung ugat na maliliit, kinukuha ko kasi ginagawa natin siyang ganito. Ayan, ganda oh. Root graft ang tawag natin dyan. So ito guys, ang tawag po dito is root graft. Ayan yung pinaka mini bonsai natin. Mga mini bonsai, ano ko yan oh? Ito. So yan po, mga ugat lang na ano yan? Ugat lang, kumbaga naghunt tayo ng Bougainvillea. Yung ugat, hindi natin iniiwan, kinukuha pa rin natin. Yung ginagawa natin ganito. Yan yung mismong nasa ilalim ng lupa. Ah, yan yung mismong ilalim. Ah, ayos na. Kumbaga hindi lang yung sanga o yung pinakapuno pwedeng kuhanin. Maski ito pwedeng... yung ugat. Ayan, may tatlong variety yan. Ito si, ano to, si Golden Angus. Sunset Orange, saka si... red sep... ay, si ano, Silver Red. So yan kuya, hindi na siya lumalaki ng malaki-malaki. Hindi na, kasi ano na lang yan. Puro cut-cut na lang yung ginagawa natin. Ah, okay. So ito, pwede siya sa indoor? Hindi. Ay, hindi rin. Puro outdoor talaga siya. Puro pang outdoor talaga siya. Ah, okay.
So yun guys, so usually yung mga halaman ni Kuya, puro pang outdoor talaga. Pero wala pang indoor Kuya, no? Wala. So puro pang outdoor talaga siya. Pero naman, mga nandiyan, pero konti lang. Mas marami talaga yung bougainvillea. Kasi yun yung pinaka-expert natin na... So yun yung expertise ni Kuya, oh. Mga bougainvillea. Kuya, saan ka nga pala bumibili ng mga bougainvillea? Meron tayong naghahan, tapos dinadala lang. Ah, okay. Ikaw lang ang bumibili. Oo, okay. Ayan, ito naman yung mga sanga nga, yung mga maliliit na sanga. Yung cuttings naman tawag natin dyan. Ah, cuttings naman. Yan yung mga bagong buhay. Bago pa lang natin. Mga bagong buhay na cuttings ng bougainvillea. Oo, yan naman yung mga maliliit na sanga. Oo. Yung pencil size yung tawagin natin dyan. Ayan, mga pencil size. So, ayan o, ang ganda po. Ito guys, bagay na bagay ito sa mga ano nyo, sa harap ng pinto. Kaya ano? Kaya sa mga bakod, sa mga terrace. Ayan o, ganda. Sige nga kuya, saan ba natin maisasuggest na magandang ilagay yung mga ganyan? Ang ano na talaga nyan, ang pinakagusto talaga nyan, yung full sun. Ah, full sun, oo. Oh. So, ibig sabihin, sa garden talaga siya. Oo. Sa garden talaga mismo. Pero dyan ba sa mga harap ng pinto, ganun? Basta nainitan. Basta nainitan ng ano, 8 to 6 hours, pwede na yan. Basta, so, kapag di siya nainitan, mamamatay siya? Hindi, pero wala siyang bulaklak. Ah, okay. Hindi siya mamumulaklak. So, ibig sabihin, yung mga nakalagay dyan, puro namumulaklak lahat dyan? Puro namumulaklak. So yun guys, oh, kung mapapansin nyo sa isang puno, iba-iba yung dahon niya. Alam mo, Kuya Rowell, ano ba ito? Ilang ano yan? Varieties. 15 varieties siya. 15 varieties. Yan ang bonsai type. Mga bonsai type naman po ito, itong mga alaga niya na to. So yun nga, so yun mga agri-nature. So, ako for the first time, ngayon lang ako nakakita ng ganito. So, di ba ang ganda-ganda ng tingnan? So, ayan. So, kung gusto niyo pong pumunta dito sa kanya, Kuya, saan located to? Dito lang po sa Garden City, Circle, Santa Cruz, Giginto, Bulacan. Ayan po. So, ayan mga agri-nature. So, mamaya, ilalagay ko po yung contact details ni Kuya, tsaka yung kanyang location, para kung may mga inquiries po kayo. So, direct contact niyo lang po siya. So, ayan Kuya, saan pa tayo? Ano pa yung mga halaman mo dyan? Para ayan, makita natin. Lang. Ganyan, ito, nandito yung iba. Puro ganyan din, bougainvillea. Yan, sabi ko nga lang, iba yung gaganda, oh. Ito, meron naman tayo dyan, mga tawag dito yung Picus nana. Ayan yung binabansay natin. Picus? Picus nana. Picus nana. Yan yung mga dinalagyan natin ng mga wirings. Yan. Yun. Dito yung giant din, sumo giant bougainvillea. Yan. And then ito yung medyo maliliit. Ano ko yan? Mga cuttings yan, tapos tinutusok mo lang sa lupa, gano'n? Nabubuhay na siya? Oo. O paugat talaga siya sa ano? Parang yung tawag dito? Cuttings lang. Ah, cuttings lang. Tinutusok sa lupa. Oo. Mga ilang araw yung kuya bago mabuhay? Almost 3 weeks bago siya mabuhay. Mag-ugat. Mag-ugat na siya. Sanga. Halimbawa, di ba, magtutusok ka ng bougainvillea. So, mabubuhay na yung ugat niya. So, after na mabuhay ng ugat, doon ka pala maglalagay ng mga... ng mga variegated na halaman. Ang ano nga po niyan eh, mas mauna yan magsanga bago mag-ugat. Pagka kinatin siya pinutol mo, mas nauuna siyang mag-ugat kaysa doon sa... Ay, mas nauuna siyang magsanga bago mag-ugat. Yan. Tapos okay. Mga... So, it means, kapag gano'n nagsasanga mo siya, buhay na siya, no? Oo, oh, buhay na. Then, mga ilang linggo pa ulit bago mo siya i-graft. Mga ano po. So ito kuya, sa isang puno na sa nagdadala sa inyo ng mga puno ng bougainvillea, marami ka nang nakukuha ng cuttings doon. Oh, marami na. Depende din sa kung pagkuha nila. Minsan sa sabi ko kasi idamay yung mga sanga. So, kinukuha talaga nila yung sanga. Meron kasi mga hunter, mga ganyan puno lang yung dinidala. Mga puno lang talaga siya. Okay. Hindi nila kinukuha yung mga sanga. Pero sabi ko din sa nagbibigay sa akin, punin niya pati yung sanga para sa ganun mapakinabangan pati yung mga ugat niya. So ayan guys, so nakakakuha tayo ng bagong idea. So ako, sa akin ha, para sa akin sa baguhan lang din naghahalaman,
So yung bougainvillea pala is maganda pala siyang gawing grafted. So kahit na tusukan natin siya ng kahit anong halaman, so mabubuhay siya. So mamaya tuturuan tayo ni Kuya kung paano natin mabubuhay yung mga bonsai na to. So Kuya, paano? Punta na tayo dun sa ano? Mag-graft tayo. So mag-graft tayo, guys. So bibigyan tayo ng example ni Kuya. So ayan. So ayan, mga agri-nature. So ibang halaman naman po itong ating feature today. So ayan. Ang gaganda po. Ang gaganda. So ito, yung mga ugat pala ng bonsai. Ay, yung mga ugat pala ng bougainvillea. Pwede pala maging ganito. So tinusukan lang niya ng mga variegated na halaman. Kaya ang gandang tingnan po. Ang titingnan mo, parang malaking puno. Pero ugat lang. Very nice. Ayan, mga nature. So kung gusto niyo pong pasyalan si Kuya Roel dito. So everyday naman po nandito siya. So ito po, ang laki-laki ng puno niya. Oh. May mga bulaklak na po yung mga nakatusok. So marami tayong mapapamilian. So depende po sa mga gusto nyong halaman. Eh, mga green nature. Nakatuwa lang po. So habang nagpiprepare si Kuya dun sa mga panggrap niya, so ililipot ko lang po ulit kayo. Ayan, mga granito. So nakalagay na siya sa mga paso, pero kung may mga prepared po kayong paso na mas magandang tingnan, so pwede nyo po siyang ilipat dun. So let's go, guys. So pupuntahan natin si Kuya Roel para bigyan tayo ng tutorial kung paano mag-bonsai, mag-wrap. Let's go. So tuturuan po tayo ng actual ni Kuya Roel kung paano mag-wrap ng kanyang bonsai na ang bougainvillea. Sige, Kuya Roel, your turn. Yan ang una gagawin natin dito ay pruning muna natin. Kakat muna natin siya ng mga 1 inch siguro mula dun sa pinaka puno. Yan. So dito natin ikakabit yung ating ano. Then ayan. Lilinisin lang muna natin yan. Iyan, Kuya, may mga tubo na siya, no? Oo, oh, may mga tubo na. Kumbaga RS na siya. Ready na for grafting. Ayan, kita nyo may graft na siya dati. Pero ito lang yung nabuhay. Yan yung tatlong linagay natin na matay. Ayan. Ito yung ilalagay natin ngayon. Ayan. Yung haba nito ay mga 2 inches siguro yung haba. Ayan. Then ganito gagawin natin dyan. Ayan. Tapyasan lang. Tatanggalin talaga lahat ng dahon, ano, Kuya, no? Oo, aalisin. Tapos ito, bibiyakin natin dito. Talagang gitna siya. Yan yung may tubo before na pinutol mo. Oo. Tapos dyan mo ilalagay ngayon yung... Yung sayon. Ayun, sayon. Ganyan lang siya, ito. Yan, ito yung grafting tape natin. Kuha lang tayo ng ano. Yan. Medyo sealed mo lang siya. As in yung buong ano, yung putol na sanga, no? Saka yung may sugat. Wala namang specific na ikot. Nasa iyo na yun kung ano. Basta makita mo lang na sealyado na siya. Yung hindi mapapasok ng tubig. Ganyan lang. Then kailangan natin siya ng plastic ng ice candy. Ito.
para dun sa pagka umulan o nagdidilig ka, hindi mabasa. Ah, so kailangan hindi siya mababasa? Hindi, o yan? Hindi. Kasi yung iba, di ba, pag nag-graft, mayroong mga lupa, may mga... Ano yun? Sa marcoting. Ay, marcoting pala tawag doon, no? Marcot. So, yun ang pagkakaiba ng marcoting sa graft. Marcoting, kasi kailangan mo doon ng moss, saka ano, ito, hindi. Ito naman, para lang sa araw. Ah, okay. Protection niya sa sobrang init. Pero kung nasa lilim yan, okay nang wala ito. Apo. Ganyan lang. Pero ano mas maganda, kuya? Sa lilim o sa araw? Kung may pesto ko talagang lilim, mas maganda kasi makakatipid ka nga ng ano. Ah, okay. So, saka parang mas mabilis pa siyang... So kapag lilim, tatanggalin na natin 'to. Oo, tatanggalin. Ganyan lang siya. Oo. So ibig sabihin, guys, kung nasa araw pala siya, direct sunlight. So lalagyan natin siya kung ayan 'yung mga papel na ganito. Pwede rin mag-improvise, kuya, no? Basta papel. Pwede rin, So itong ginagamit niya is yung lagayan ng mani. Oo, yung brown paper. So ibig sabihin pag nasa araw daw siya, kailangan ng brown paper. Pero kapag nasa lilim naman, okay lang na wala. Okay lang wala. So wala namang problema doon. Kaya lang eh pag maliit yung space natin, kailangan nating lagay sa ano, araw. So ayan guys, so makapapansin nyo, hinahati nyo lang sa gitna. Ito pa yung isang sikreto nyan. Pagka kasi minsan meron tayong ganito, malaki yung isa, maliit yung sayon, kailangan magpantay yung kabilang balat. Di bale dun sa kabila, hindi na. Ah, kasi yung balat yung magbubuhay sa kanya. Ah, okay. Yan yung pinakasikreto nyan na syempre, yung ibang ano, hindi nila alam, hindi nila makita. Ayan guys, so kailangan lang i-seal ng maayos mula dun sa hinati sa gitna hanggang dun sa may sugat. So kailangan matalian natin siya ng ito, anong tawag yung kuya? Grafting tape. Ito naman yung sa candy lang, maraming mabibili nito dyan sa mga tindahan. Kaya mga granature. So yan pong puno na yan ay puno po ng bonggambilya. Ito, choice mo lang to kung gusto mong ano. So yung mga agrinator, sa mga plantitos and plantitas dyan, kung gusto nyo pong explore yung inyong pagiging plantitos and plantitas, so yan, nabigyan tayo ng idea ni Gerwell para sa pag-graft. So yan ko yung pinuputol mo na yan, yan yung tubo na, no? Ito yung kinuha natin dun sa mother plant. Ito na yung ano natin na sayon. Ito, kumbaga, ito linagay natin, magkakaibang kulay yan. Bali, tatlong sayon yung linagay natin dyan. Isin mo lang yung tinik. Tatanggalin lahat ng tinik na, kuya? Oo, kaya lang ingat pagtanggal ng tinik para hindi tamaan yung nudes, yung, ah, yung kung pinaka... saan siya tutubo. Ayan. Ah, yun. Dulo lang ng tinik yung tinanggal ko. Kasi pag natamaan mo yon, hindi siya tutuloy. Ah, okay. Halimbawa, kuya, ano, kuya Ruel, diba yan, puno ng bonggambilya yan. Kahit na anong klase ng halaman ba, pwede kong itusok dyan? Ah, hindi. Ano lang din ang bonggambilya. Ano yung mga specific na pwede nating itusok dyan sa bonggambilya? Basta klase siya ng, basta ano din siya, basta bonggambilya din siya. Kasi napakaraming variety ng bonggambilya. Basta bonggambilya, mabubuhay din. Ah, ganun. Pero sa ibang halaman, hindi pwede. Ano siya? So, basta kapamilya ng bonggambilya? Oo, basta bonggambilya lang. Okay. Kasi, kala ko, pwede itusok yung sampalok dyan. Hindi. Pwede nga i-grab yung ano, yung sampalok para bata pa lang mamumunga na. Ah, yun. Kumbaga, yung bagong tubong, ano, kukuha ka dun sa mas magulang na puno. Ano magiging anong puno mo doon, yung bata o yung matanda? Yung bata, 'di ba, yung batang ano, matagal bumunga. Mm-hmm. Pag linagyan mo, i-green up mo nang mas matanda diyan, yung nagbubunga na. Magbubunga na din siya agad. Ah, okay. So ang itutusok mo yung matandang puno na. Oo. Ah, okay. Yung ano niya. So ganun pala yung pag-grab mga ka-agrinature. So ito yung isang dinrap ni Kuya, oh, ang laguna niya.
nabuhay, pero hindi nabuhay na. Iba. So, Bonsai rin to, kuya? Oo. Ito, galing sa Hawaii siya, Hawaii Violet. Ah, okay. Kaya kinuha doon kung saan siya galing. Kasi ang alam ko lang na Bonsai, yun nga, yung may mga bulaklak na kulay pula. Yung local, yung green leaves, yung ano. Pero ito naman, puno nito, yung sa ating Bougainvillea lang yung local. Kasi pagka naghintay ka ng ganito, hindi mo mapapalaki ng ganito kalaki agad. Kumbaga taon yung uubusin mo dyan. Ay, ganun. Kaya mas maraming nag-grab para, siyempre, mas mapabilis natin yung paglaki nila. Saka mas mabilis paramihin. Saka mas magandang tingnan, di ba? Oo. Kasi iba-ibang ano na siya. So, ayan, mga green nature. Tapos na natin yan. Bali, so, may apat siyang variety. Apat na kulay. Sige, kuya. Ano yung mga variety na yan? Ito yung Hawaii Violet, dun yung linagay natin, King Orange. Tapos, ito yung Splash Butterfly. And then, ito yung Sunset. Ay, ito yung Golden Summer White. Yeah. Sa dami ng variety ng Bonsai, nakakalito na. Dami okay, pala, no? Oh, marami. Marami na. So, ito yung mga ginamit ni Kuyang materials para mag... Ito yung grafting knife natin. Yung grafting knife. Ayan, yung grafting tape. Grafting tape. And then yung ice bag, ay yung ice candy. Pagka nag-top grab ka kasi, ito yung ginagamit ko, ice bag, kasi kumpul-kumpul. Ito yung top grab. Ah, yun. So guys, ito pala yung top grab. Kaiba. So malaking plastic ang kailangan nila. Ayan. Ilang ano to? Ilang... Variety. Sampung variety. Nasa tuktok siya lahat. Oo, nasa top grab siya. Ito naman kasi yung tinatawag natin na common grab. Yung ginawa natin. So guys, ang tawag pala dyan sa ginawa namin ni Kuya is common grab. Tapos ito, top grab. Ibig sabihin, ayan o, nasa tuktok lahat yung mga Bonsai na nilagay. So ayan. So kung gusto niyo mag-top grab, halimbawa ito, yung dulo niyan, diyan natin itutusok lahat. Ayan. Kaya lang, mas advisable kasi pagka ang top grab, doon natin ginagawa sa ugat ng Bougainvillea. Ah, sa ugat niyo? Sa ugat kasi na? Kasi yung ugat, hindi... So ito kaya mga ugat na yan? Ito, mga ugat to. Laki yun, parang puno. Ano? Ayan din, ugat din yun. Ayan. So, tinusok mo lang din siya, ano? Ito. Kaya lang, hindi ko pag rin nag-wrap kasi nasa isang linggo pa lang siya mula nung na-hunt natin. Kailangan pa natin magkaroon ng, yung ugat, kailangan pa natin magkaroon ng panibagong ugat. Ah, okay. Oo. Para mas sure na... Tapos iyan, ganyan na siyang kalaki. Hindi na siya lalaki talaga ng malaki-malaki. Kamukha ng mga, ayan, yung mga nasa harap mo, giant na yan. Parang ito, yung pinakita ko sa iyo doon na buhay na ganyan. Yun yung tinatawag natin na root graft. Mini bonsai. Yan so yun guys, ito yung mga root graft. Ayan. So tutusukan din ni Kuya yan. Ayan. Ang ganda. Hi baby. Say hi. Hello. Hi. So ito guys yung mga nagawa na ni Kuya Rowel. Mga common graft. Yan. Tsaka may mga root graft siya. So, tingnan nyo naman, no? So, pagdating talaga sa paghahalaman, may mga art din. Kuya, ano to, no? Bato, no? Tapos, itinusok mo yung mga ugat. Ang ganda, oh. Stick. Yan ang root on the graft. Root on the graft. So, guys, ay, root on the rack. Root on the rack. So, di ba, guys? Sa lahat talaga ng bagay, may mga art tayo. So, kanya-kanya lang talaga ng paraan paano mo siyang gagawin. So, yan, mga green nature. So, ang ganda po ng kanyang garden. So, pagpumunta po kayo sa kanya, puro bonsai po yung makikita nyo. So, yan, kung mahilig po kayo sa bonsai, si Kay Rowel po ay located dito sa Ginto, Bulacan, sa may Santa Cruz. Orden City, Circle. Ayan.
Ayan mga kabugis, ayan, dito tayo sa Garden City Circle, Santa Cruz, Iginto, Bulacan. Ayan po yung pangalan ng garden natin, ayan, yung Arcambalisa Plant Trading. Yung ating contact number, ayan, 0926-472-0343. Ayan, pwede nyo po akong i-contact dyan kung kailangan nyo po ng mga ganitong halaman, Bougainvillea. So, ayan mga Agri-Nature. So, sana po ay nabigyan namin kayo ng konting information regarding sa pagbabonsai, kung paano mag-graft. So, ayan mga Agri-Nature, kung gusto nyo po ng mga ganitong halaman, so, i-direct, contact nyo lang po si Sir Roel. So, Roel, ano apelido mo kuya? Cambalisa. Roel Cambalisa. Siya po yung contact person na hanapin nyo dito. Siya po yung may-ari ng garden na to. So, ayan guys. So, sana po ay nabigyan namin kayo ng information regarding sa pagbabonsai. So, yun. Maraming maraming salamat po. And don't forget to like, share, and subscribe kay Roel Vlog. Kay Roel Vlog and kay Agri-Nature TV. So, yun. Maraming salamat po. So, yun mga Agri-Nature. So, tapos na po tayong mag-interview kay Kuya Roel. So, sana po ay may natutunan kayo today sa aking vlog sa regarding sa grafting ng ating mga bonsai. So, yan. So, ang ganda-ganda tingnan. So, pag kailangan nyo po ng mga bonsai, punta lang po kayo dito kay Kuya Roel sa Iginto, Bulacan. So, yun mga Agri-Nature, maraming salamat po. And don't forget to like, share, and subscribe.